Ako si Teacher Rose E. Alier, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 4 ngayong umaga. Handa na ba kayong makinig sa ating aralin ngayon? Magaling kung handa na kayo lahat. Ngayong umaga, maaaliw at mamamangha kayo sa ating aralin. Dahil bibiyahe tayo sa ating bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago yan, basahin muna natin ang ating layunin ngayong umaga. Unang layunin, naisa-isa ang magandang tanawin at puok pasyalan sa bansa. Pangalawang layunin, nailalarawan ang katangian ng magagandang tanawin at puok pasyalan sa bansa. Pangatlong layunin, natutukoy ang kahalagahan ng magandang tanawin at puok pasyalan bilang bahagi ng likas na yaman ng bansang Pilipinas. May tatlong layunin tayo na dapat ating matutunan pagkatapos ninyong manunood at pakikinig sa araling ito. Pero bago yan, magbalik-aral muna tayo. Ano ang tatlong pangunahing likas na yaman ng ating bansa? O, alam nyo ba yon? Opo, alam nyo na yon. Ito ang yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. O, magbigay ng halimbawa ng mga yaman ng Pilipinas. Okay, ang yamang lupa, nandito ang abaka, mais, tubo, palay at marami pang iba. Ang yamang mineral naman, bakal, ginto, at karbon, tanso, sulfur, chromite, at marami pang iba. At ang yamang tubig naman, andito ang corales, perlas, mga isda, at marami pang iba. Ang yaman pala ng ating bansang Pilipinas. At alam nyo ba, mga bata, hindi lang yan ang kayamanang meron tayo. Mayaman din tayo sa mga magagandang tanawin at puok pasyalan at iyan ang alamin natin ngayon sa ating aralin. Excited na ba kayo? Kasi ako excited na excited sa aralin natin ngayon. May itatanong ako mga bata, dito sa ating lugar o malapit na puok, ano-ano ang magagandang tanawin at puok pasyalan ang alam nyo at napasyalan nyo na? Opo, isa na dito ang kapya pangintalanan na sikat ngayon dito sa ating bayan sa poblasyon Malapatan. Ito ang salita galing sa mga kapatid nating mga Muslim na ang ibig sabihin kanindot sa pahulayan. Makikita ito sa ating bayan mismo. Andito din ang Alta Vista, makikita sa Alabel, Sarangani Province. Tortown Clan, Belmar, Gumasa Beach, Burias, at Balut Island. At marami pang mga puok pasyalan na malapit dito sa ating bayan. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay nasa lugar sa mga gandang tanawin at puok pasyalan? Opo, masaya at maaaliw tayo at mawawala ang ating mga problema at stress. Gumagaan ang ating pakiramdam. Para lalo kayong maaaliw at mamamangha, may ipapakita ako sa inyo ng mga larawan. Ito. Wow! Sino sa inyo ang nakapunta dito sa Boracay Beach? Chocolate Hills, Bulkang Malmayon, Maria Cristina Falls. Oo, ang iba sa inyo nakapunta na at ang iba wala pa. Dahil nga, pandemya nga tayo ngayon, bawal tayong lumabas. Stay at home muna tayo. Pero,
sa aralin natin ngayon, dadalhin ko kayo doon. Kaya ipagpatuloy ang panunood at pakikinig sa araling ito. Ngayon, isa-isahin natin ang mga magandang tanawin at puok pasyalan. Ika nga ang kampanya ng kagawaran ng turismo. It's more fun in the Philippines. Oh, ito. Alam nyo ba kung ano ito at saan ito makikita? Ito ang Puerto Princesa Subterranean River National Park. Noong Nobyembre 2011, napasama sa listahan ang Puerto Princesa Subterranean River National Park na pagpipilian para sa New Seven Wonders of Nature. Nakumpirma ang pagpiling ito noong Enero 2012. Dagdag pa rito, ito ay napasama sa talaan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO bilang World Heritage Site noong 1999 dahil sa kagubatan at tutupigan nito na napanatiling angkop na tirahan ng mga hayop at lamang tubig at matatagpuan ang iba't ibang uri ng halaman. Ngayon, dadako tayo sa pulo ng Luzon. Ano-ano naman kaya ang magagandang tanawin at puok pasyalan sa Luzon? Tara! Sabayan niyo akong maglakbay at suriin ang pulo ng Luzon. Nangunguna rito ang hagdang-hagdang palayan sa Banawe, Ifugao. Itinanghal ng UNESCO ang tanawing pagkagagawa nito ang hinubog ng mga ninunong Ifugao. Isa itong patunay na ang sipag at tiyaga ng mga Pilipino. Ito ay mga 2,000 taong gulang na ng mga hagdang taniman na nililok sa mga bulubundukin ng Ifugao sa Pilipinas na mga ninuno ng mga katutubong mamamayan ng Batad. At sumunod naman, ang vegan sa Ilocos Sur ay kabilang din sa mga natatanging puok o World Heritage Site na iginawad ng UNESCO. Sumunod naman ang kauna-unahang windmill sa Pilipinas. Ito'y makikita sa Bangge, Ilocos Norte, kaya tinatawag itong Bangge Windmills. Nakaharap sa dagat ang malaking ilisin nito na pinagkukunan ng lakas enerhiya mula sa hangin. Iba tayo mula sa bundok ng Banawi, papuntang Pangasinan. Sa lungsod ng Alaminos ay matatagpuan ang Hundred Islands. Ito ay tumpok-tumpok na mga pulo na nagkalat sa gulpo ng Lingayin. Tatlo sa mga pulo ang ginawang atraksyon sa mga turista. Ito ay Governor's Island, Quezon Island, and Children's Island. Maraming bulkan sa Pilipinas, ngunit ang pinakamaganda ay ang Bulkang Mayon. Dahil sa halos perpektong hugis ng puno nito, pinakaaktibong bulkan ito sa bansa na matatagpuan sa Albay, rehiyon ng Bicol. Isa pang bulkan sa Luzon na dinarayo ng mga turista, ang Bulkang Taal na nasa gitna ng lawa ng Taal sa Batangas. Tara, dadako tayo sa pulo ng Visayas. Ano kaya ang mga magagandang tanawin at puok pasyalan ang makikita natin dito? Sabayan niyo ako sa aking paglalakbay upang malalaman natin ano-ano yung mga magandang tanawin at puok pasyalan. Sadyang marami ring tanawing makakabighani sa kabisayaan. Ang Boracay Beach sa lalawigan ng Aklan ay tinatayang may habang 7 kilometro at hugis buto ng aso ang kaanyuan. Pinong-pino at maputi ang buhangin dito, kaya maraming Pilipino at dayuhang turista ang nagpupunta anumang buwan ng taon. Kahanga-hanga din ang mga burol na matatagpuan sa Carmen Bohol. Ito ang Chocolate Hills. Natumpok-tumpok na mga burol. Kapag panahon ng tag-ulan, kulay luntian ang halaman sa mga burol. At kapag panahon naman ng tag-araw, kulay tsokolate ang mga ito. Ang hugis at kulay ng mga ito ang pinaghanguan ng kanyang pangalan. Narito rin sa Bohol ang pinakamaliit na unggoy, ang tarsier. Gusto nyo bang malaman sa isa sa
pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Ito ang San Juanico na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Mabilis ang paglalakbay ng mga tao at pagdadala ng mga produkto sa pamamagitan ng tulay ng San Juanico. Narito rin ang Santo Niño Shrine na dinarayo di lamang ng mga turista kundi maging mga relihiyoso tuwing kapistahan ito ng Enero. Hindi naman pahuhuli ang pulo ng Mindanao. O mga bata, alam nyo ba ang mga magagandang tanawin at puok pasyalan na makikita sa pulo ng Mindanao? Kaya mga bata, ipagpapatuloy lang ang panonood at pakikinig kay Teacher Rose upang malalaman ninyo ang mga magagandang tanawin at puok pasyalan ang makikita sa pulo ng Mindanao. Sa bahaging Mindanao, makikita ang talon ng Maria Cristina Falls sa lungsod ng Iligan sa Lanao del Norte, isa sa pinakamataas na talon sa bansa. Ang lakas nito ang nagtutustos ng kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Kilala naman ang Zamboanga sa mga venta, isang tradisyonal na bangkang matatagpuan sa mga baybay ng lungsod ng Zamboanga. Makukulay ang banderitas nito na sumisimbolo sa makulay at mayamang kultura at kasaysayan ng mga naninirahan dito. Ang bundok ng Apo, sa pagitan ng mga lalawigan ng Davao at Hilagang Cotabato, ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng ibong agila o Philippine Monkey Eating Eagle. Tinatawag na haribon ang pambansang ibon ng bansa. Dahil kakaunti na lamang ang lahi nito, itinayo ng pamahalaan ang Philippine Eagle National Center. Sa Malagos, Davao, dito kinukupkop at pinarami ang mga agila. Ang Rizal Shrine ay dating tirahan ng bayani si Dr. Jose Rizal sa lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte. Makikita rito ang mga punong itinanim ni Dr. Jose Rizal noong nanirahan siya rito. Tingnan ko nga kung tunay ba talaga kayong nanonood at nakikinig kay Teacher Rose. Tingnan natin o tingin dito. Ngayon kilalanin natin kung ano-ano at anong pangalan ang nasa larawan. O dito, ano ito? Tama, ito ay ang venta. Ito naman. Opo, tama, Bulkang Mayon. Dito naman, Bulkang Taal. Rizal Shrine, tama. Hagdan-Hagdang Palayan. Philippine Eagle National Center. Puerto Princesa Subterranean River Park. Bundok Apo. Bangi Windmills, Tulay ng San Juanico, Talon ng Maria Cristina, Cruz ni Magellan, Santo Niño Shrine, Hundred Islands, Chocolate Hills, Boracay Beach, Tarsier. Ang galing! Ang galing-galing mga bata! Ngayon, may ipapagawa ako sa inyo. Pangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Ang pangkat A, gagawa kayo ng vlog kung papaano nyo ipromote o hikayatin ang mga tao o turista na bibisitahin ang mga magagandang tanawin at puok pasyalan sa pulo ng Luzon. Ang pangkat B naman ay gagawa kayo ng music video sa mga magagandang tanawin at puok pasyalan sa pulo ng Visayas. Ganun pa rin. Paano nyo sila hikayatin ang mga tao o turista na bibisitahin ang pulo ng Visayas. Ganon din ang pangkat C. Gagawa kayo ng pag-uulat sa mga magagandang tanawin at puok pasyalan sa pulo ng Mindanao. Ipasa nyo sa aking messenger pagkalipas ng 10 minutes. Nakita ko na yung nasend nyo sa messenger sa akin. Ngayon, may gagawin pa tayo. Kukuha kayo ng isang papel at sagutin ninyo ang nasa sa screen. Dito sa unang column sa screen, mga magagandang tanawin
at isulat ninyo kung saan ito makikita at anong natatanging katangian meron ang magandang tanawin o puok pasyalan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa pagsagot. Maari na po kayong magsimula. O mga bata, tapos na ba? Ngayon, ipapakita ko sa inyo sa screen ang mga tamang sagot at tingnan nyo din ang iyong papel kung yun din ang nakasulat nito. At bilangin nyo ang tamang sagot at isulat nyo ang inyong nakuhang score. Magaling! Marami sa inyo nakakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit kanina. Ngayon naman, may itatanong ako sa inyo. Ano ang dapat mong gawin upang mapangalagaan at mapanatili ang kagandahan ng ating magagandang tanawin at puok pasyalan? Tama! Halimbawa, kung tayo'y mamamasyal tayo doon, dapat hindi tayo magkalat ng ating basura. Ilagay natin ang ating basura sa dapat na pagkakalagyan. At huwag gagalaw ng mga bagay nandun at huwag sisirain ang mga makikita natin doon para mapanatili at mapangalagaan natin ang ating mga magandang tanawin at puok pasyalan. Kayo ba'y naaaliw at nalilibang sa ating pamamasyal? Tunay ng kahanga-hanga ang magagandang tanawin at puok pasyalan sa ating bansa. Sa pagpunta sa mga puok na ito, tayo ay nalilibang at masayang nagpapasalamat dahil sa binayaan tayo ng mga yamang ito. Kaya, tungkulin ang bawat isa sa atin na pangangalagaan at pananatilihin ang kagandahan ng mga tanawin ito. Dapat nating tandaan palagi, ang magagandang tanawin at puok pasyalan sa ating bansa ay bahagi ng likas na yaman na kailangan pangangalagaan. Maraming maipagmamalaking magagandang tanawin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang ilan sa mga tanawin sa bansa ay kilala sa buong mundo at napabilang na sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Tungkulin ng bawat Pilipino na pangangalagaan at pananatilihin ang kagandahan ng magagandang tanawin at puok pasyalan sa Pilipinas. Para sa inyong takdang aralin, bukas magpre-prepare kayo ng mapa ng Pilipinas na nagpapakita ng rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong umaga. Paalam mga bata!